Ang Greyhounds na yata ang bandang masasabing walang takot dahil bago nila makuha ang kasikatan ay mabigat at puno ng diskriminasyon ang kanilang pinagdaanan. Ang grupong ito nung nagsisimula pa lang ay madalas na binubo ng mga audience at may mga pagkakataon na ayaw silang patugtugin sa stage dahil sa kanilang pormahan na hip-hop. Ito kasi mga panahon na magkaaway pa ang hip-hop at metal. Pero dahil sa ipinamalas nilang husay sa kabila ng maingay nilang tugtugan, ay nakuha nila ang respeto at matamis na tagumpay. Sila ay sumikat sa kanilang mga original songs na Mr. P.I.G., Big Face, Even, Hole, at marami pang iba. Halika at ating babalikan ang kabanata ng bandang Greyhounds. Pero shoutout muna kila Rene Ponce, Weldon Habenyao, at Maricel Tenorio. Ang kwento ay magsisimula sa gitarista nilang si O.D. Abenido. Bata pa lamang si O.D. ay nahilig na ito sa musika dahil na din sa impluensya ng kanyang ama na isang pulis. Noong kasing mga panahon na yon, ang kanyang tatay ay may sariling banda kasama ang mga kaibigan nito sa kapulisan. Kaya naman madalas na napapanood niya ang mga ito habang nag-iinsayo sa kanilang bahay. Kaya nung si O.D. Abenido ay tumungtong ng high school, ay nagbuo sila ng banda kasama ang kanyang mga ka-schoolmate na sina TJ Brillantes, Allen Kudal, Alex Denyoso, Ryan Mariposke, at Ronnie Niduya. Tinawag nila ang kanilang grupo na Sledge. Pero nung makatapos sila ng high school, ay kasabay naman ito ay ang pagsasara ng kabanata ng kanilang banda. Pero pagdating ng summer ng mga panahon na yon, noong 1997, ay nagkaroon ng Battle of the Band sa San Juan. Kaya naman upang makasali, ay napagpasyahan nila Allen at ang magpinsang sina O.D. at Nino Abenido na magbuo ng banda kasama ang mga dating ka-schoolmate. Pero sa pagkakataong ito, ay naiba na ang lineup ng kanilang grupo. Si O.D. at Allen Kudal sa gitara, si Nino sa bass guitar, TJ Brillante sa drums, at Alex Denyoso bilang kanilang bokalista. Ilang panahon din silang nag-ensayo at gumawa ng mga komposisyon na kanilang ipanglalaban. Pero hindi nila alam na kinabukasan ay magkakaroon na pala ng schedule ang nasabing kompetisyon. Ngunit wala pang pangalan ang kanilang grupo dahil talagang wala silang maisip. Kaya naman iminungkahi ni O.D. Abenido na gamitin na lang ang pangalan ng banda ng kanyang tatay na Greyhounds. Pero pinalitan nila ng Z ang S sa dulo nito dahil nga daw mas bata sila at mga new generation. Subalit ang sasalihan sana nilang Battle of the Band ay hindi naman natuloy. Noong mga panahon na yon ay madalas silang nanunood ng mga gig ng banda sa Club Dread. Pangarap nila na makatugtog dito o kahit makasampa lamang sa entablado. Kinausap naman sila ng kaibigan ni O.D. na si Dr. De La Cruz na noong mga oras na yon ay may mga anak na tumutugtog sa Club Dread. Kaya naman kinumbinsi sila nito na subukan na mag-audition. Nang sa ganon ay hindi naman masayang ang kanilang pinagpaguran. Kaya naman sinubukan nila ito. Pero sa unang pagyapak pa lamang nila sa entablado ay sinisigawan na sila ng boo ng mga manonood at pinapababa ng stage dahil nga sa kanilang pormahan na hip-hop. Akala kasi ng mga manonood ay mga rapper sila. Ito na rin kasi mga panahon na mortal na magkaaway ang hip-hop at metal. Pero nung tumugtog na ang grupo ay nagtayuan at nagustuhan ang kanilang tugtugan na pinaghalong rap at metal. Nakuha nila ang respeto ng mga audience at dito ay natanggap sila at naging regular sa Club Dread. Noong mga panahon na yon ay walang tinatanggihang gig ang banda. Kahit sa ang hotspot ay gusto nilang tugtugan, ika nga ay bahala na gigs. Tumutugtog din sila sa Yosh Cafe, Rockmore's Place at mga underground gigs o mga party na ginaganap sa basketball court. Noong mga oras na yon, ang Greyhounds ay tumutugtog ng libre para na din sa kanilang exposure at mahasa ng husto. Nagbunga naman ito dahil dumami ang sumusuporta sa kanila. Ang Club Dread ay tinuturing ng Greyhounds na pangalawa nilang tahanan. Dito sila tumatambay, nanunood ng banda at umiinom kahit walang gig. Naging malapit na kaibigan nila rito ang mga banda tulad ng Slapshack, Zoom at Keso. Hindi naman nakapagtataka dahil magkakapareho sila ng genre na kinahihiligan. Hindi nagtagal ay umalis sa grupo ang kanilang bokalista na si Alex Dinyoso.
kaya naman pinalitan ito ni Reg Rubio. Pero bago mapasama si Reg sa grupo, ay may sarili talaga itong banda na tinawag na Chadis Magoy na tumutugtog din sa Club Dread. Kaya naman dito na sila nagkakilala. Ayon naman kay Reg Rubio, ang unang gig na kasama ang Greyhounds ay hindi niya malilimutan. Dahil nung sumampa siya sa entablado, ay minumura siya ng mga audience at pinapababa sa stage. Dahil ang hinahanap daw ng mga manonood ay ang dating bokalista ng Greyhounds na si Alex. Marami na kasing humanga dito at nakabuo na rin ang fanbase. Binansagan pa nga ito ng mga audience bilang si Jonathan Davis ng Pilipinas ng bandang Korn. Isa din ang bandang Greyhounds sa huling batch na tumutugtog sa Club Dread bago ito magsara. Kasabay nito ay nagdaos naman ng isang Independence Day concert, ang NU107. Pero dito na nagsimula yung breakout dahil wala sila sa lineup. At ang masakit dito ay isiningit lamang sila para makatugtog. Tapos ayaw naman silang pasampahin sa stage ng mga manonood dahil nga hip-hop yung itsura nila. Asartalo na nga daw sila dahil si Reg ay tinatawag na Pugo. Si Ninyo naman ay tinatawag naman na Big Pen. Pero after ng isang kanta nang marinig ang kanilang tugtugan ay natahimik ang mga audience. At pagdating sa huli ay nag-iislaman na ang mga ito. Kaya naman hindi nila malilimutan ang pagbaba nila sa stage dahil nag-part way sa kanila ang mga tao. At dahil on air ang concert na ito, ay napakinggan ni Noel ang kanilang tugtugan. Kaya naman inalok sila nito na mag-record ng demo sa sarili nitong studio. Wala namang ginastos dito ang buong grupo. Pagkatapos nito, ay pinasa ang kanilang demo song sa NU107 in the Raw na isang radio program ng host na si Francis Brew. Dito unang umere ang kanilang kanta na Pig Face at nakakuha ito ng attention para sa kanilang record labels. Kaya noong March 1999 ay pumirma sila sa Sony Music Philippines at nailabas ang kanilang debut album na pinamagatang Seven Corners of Your Game kasama ang kanilang single na Pig Face at Mr. P.I.G. Naging sulit ang kanilang paghihirap dahil nag-hit sa music chart ang kanilang mga awitin at bumenta ng 10,000 kopya matapos lamang ang ilang buwan na mailabas ito. At di nagtagal ay nag-platinum ang kanilang album. Nai-release ang kanilang second album noong March 2002 na self-titled na Greyhounds. Inilabas naman nila ang kanilang music video para sa kanta nilang Your Puppet and Clown. At sa kaparehong taon din ay nanalo naman si Ninyo Abinido bilang Best Bassist of the Year sa 8 Kata Awards at muli itong nasundan noong 2003 sa NU Rock Awards. Noong 2004 Pulp Summer Slam ay nanghuling makitang kumpleto ang miyembro ng Greyhounds. Dahil noong May 6, 2004 ay pumanaw ang kanilang gitaristang si Allen Kudal dahil sa car accident. At bilang respeto sa nasira nilang kabanda ay hindi na sila humanap ng ibang gitarista na papalit sa naiwang pwesto nito. Inilabas nila ang kanilang third album na Apoy noong 2005 at ang kanilang album na Execution Style ay inilabas noong 2009. Ang kanta nilang Even ay naging official soundtrack ng blockbuster movie na Spider-Man noong 2002 at ang song nila na Hole ay nakasama naman sa soundtrack ng horror movie na The Ring. Ang sekreto nila sa paggawa ng musika ay pagka hindi trip ng isa ay hindi na rin gusto ng lahat dahil ang pinaka-importante sa kanila ay dapat magugustuhan ng bawat isang miyembro ang mabubuo nilang awitin. Isa naman ang Greyhounds na rap metal o new metal band na sumikat dito sa Pilipinas noong dekada 90 na masasabing sariling atin. Hindi man dito nagmula ang ganitong uri ng tugtugan, eh sila naman ang nagpapatunay na kayang makipagsabayan ng mga musikerong Pilipino lalo na sa larangan ng musika. Ang trademark nila na upaw ay nabuo dahil sa drum beat ni TJ Brillantes na sa kalaunan ay nilapatan ni Reg Rubio ng boses. Nakasama din sa grupo ang DJ ng bandang Keso na si B-Boy Garcia para sa turntable at mga scratches. Matatakaw o malalakas kumain ang bawat miyembro ng Greyhounds, kaya kung dadayo sa inyo ang grupong ito, damihan nyo na ang inyong handa. Dapat double buffet dahil siguradong taob sa kanila yan. Si TJ Brillantes ay ang drummer ng grupo na mahilig sa sapatos. Siya din ang business partner ni Reg sa clothing line na medisina.
Ang paboritong gitaris naman ni OD ay ang gitarista ng Pantera na si Dimebag Darrell. Mas kilala din si OD na ang gitaristang sabongero dahil mahilig itong mag-alaga ng manok. Si Ninyo Abinido ang pinakamahusay sa kanila sa mga gadgets. Pagka ni-research niya ay hahalukay niya ito lahat hanggang sa kung ano ang gusto niyang malaman upang maging eksperto siya sa isang bagay. At si Reg Rubio naman ay ang pinakakuya ng banda. Ayon sa grupo ay tinuturing siyang kuya dahil mas maaga siyang nag-matured. Maaga kasi siyang nakapag-isip na pumasok sa mga negosyo. Sa ngayon ay nananatili pa rin matatag ang bandang Greyhounds at magtatatlong dekada na ang kanilang samahan. At patuloy pa rin silang tumutugtog sa mga gig at concert. At meron na rin silang mga kani-kanilang negosyo. Sila din ang nasa likod ng clothing line na Barangay Tibay at Medisina. Makapangyarihan ang bawat awitin. Mayroong palulungkutin ka, patatawanin, o minsan naman ay bibingihin ka sa ingay na daladala nito. Bagamat hindi magkakapareho ang panlasa ng bawat isa sa atin, pero pinagbubuklod naman tayo sa isang hilig. Yan ay ang musika. Maraming salamat po mga idol sa inyong panonood.